Alright, hello guys, good new day, welcome back to my channel. So today is mag DIY ako ng another version ng park light conversion. Tawag nila dito is FX mode. So binaklas ko yung, if mo nakita nyo yung previous video ko about switchback, binaklas ko yung relay niya at nirewire ko. So mas simplified ito para sa akin kasi tatlong relay lang, and then simple lang yung mga connections. So just an overview of the wirings. So lahat ito 30 30 30. So lagay natin si dito sa relay si left, center at right. Itong sa left papuntang sa left signal, and then si red is papuntang accessory, and then si right is papuntang right signal, and then yung 86 nilang pin papunta sa switch, ito papunta sa park light, park light na harness 86 din. And then itong isang 86 is sa left side or sa left or right na switch. Then lahat ng 85 ipag-connect nyo para sa negative. And then yung 87 ni left, i-connect nyo kay 87A ni center, and then 87 ni right. Okay? And then si 87A ni left, i-connect nyo sa 87 ni center, and then 87A ni right. So, yun lang. Pakita ko na lang yung diagram para mas klaro kung nahirapan o medyo nakakalito yung magbigay ko ng instruction. So, pakita ko na lang sa diagram yung or lagay ko sa diagram sa video yung diagram kung paano yan i-wire yung tatlong relay. So next is doon na tayo sa motor. Tap na natin yung mga wire, and then pakita ko sa inyo kung saan pupunta itong mga wires na to. Okay, so stay tuned. Okay guys, so pakita ko sa inyo ngayon yung wiring natin sa version 2 ng park light conversion. So tawag nila nito is FX mode. So ito yung tatlong relay. Butin ko lang. Yan. So gaya ng pinakita ko last, si center, si left, and then si right. So itong 30 sa gitna, itong red, tap nyo sa accessory line. And then itong blue puntang park light, galing doon sa socket. Yan, yung socket na yan sa main harness. So sorry, yung galing dito sa blue na wire, eto yung may blue dyan, galing sa switch. Yan, dyan yung ikabit yung 26 ng center na relay. Para yan sa park light. Yan. So, ito. Then, itong isang nasa left ko na 26, tap nyo ito sa left side ng, or right side ng handle switch na socket. So, naglagay ako ng socket dyan para plug and play siya. So, yung isa din na 26 at dyan, yan, yung 26 na yan, kabit nyo rin dun sa socket na signal sa switch. And then, itong dalawang 30 ng left and right, so si left, kabit nyo galing dito, tanggalin, hugutin nyo yung signal dito, yung brown,
Tapos i-tap niyo sa 30 dito, yung para sa right. And then yung para sa left naman, and then yung para din sa left na signal light nanggaling ng harness. So tanggalin niyo sa harness yung brown tsaka yung dark light brown tsaka dark green. Tsaka dito sa handle switch yung dito sa kabilang dulo, tanggalin niyo rin yung dalawang wire na light brown tsaka dark green para yan sa left and right na signal. So doon yung kapit. So tingnan nyo na lang yung diagram sa end ng video, mas makita nyo doon kung saan at ano ang pagkalagay ng wire, pati yung paglagay ng diode para dito sa indicator light sa dashboard. Okay, so yun ang wiring para sa version 2 ng FX mode or yung park light conversion, also known as yung FX mode. So hindi ko na pinagpatuloy yung switchback kasi pag nag-park light ako, namamatay yung pag nag-hazard ako pala, then naka-on yung park light, nawawala si park light, nag-off. So dito sa susunod na clip is pakita ko yung entire demo ng or yung finish result ng conversion na to. Okay, so salamat and continue watching for the demo and for the diagram. Okay, so natapos na natin yung pag-wiring at connect ng mga wires sa version 2 na FX mode. So ngayon test na lang natin if working na siya. So tinest ko na siya nung nag-tap ako ng mga wire. So nilagay ko lahat, kinabit ko na yung mga cover. Then test natin ulit to check and make sure it's working. So on ko muna. Right, ignition on, then right signal. Okay, yan yung right signal. So left tayo. Okay, left. So by the way, park light is off pa. So off muna lahat. Just testing lang natin yung left and right. Let's say daytime. Okay, so yan yung left. Next is hazard. Okay, hazard, park light off, then next test natin naka-on yung park light. Okay, so sa version 2, unlike nung sa switchback, is sumasabay yung mga signal light pag on ng park light. So ilaw lahat. So test natin right signal. Okay, so you can see steady yung park, then right signal is blinking. Test natin yung left. Okay, park light still steady.
Then blinking yung pag-push ko ng left. So yung issue ko dati sa switchback is pag nag-hazard ako, namamatay yung park light. So this time, tingnan natin. Hazard tayo. Okay, so okay na siya, hindi na na-off yung park light. So ito yung result sa park light conversion na V2 para sa akin. Ito yung sabi nila na FX mode. Yung first bit ko sa park light conversion is yung tinawag na switchback. Iniba ko na lang kasi hindi ko gusto yung na-off yung park light pag mag-hazard. So, sa likod is the same. So, kunan din natin ng bit. Okay, yan sa likod. Park light on, then hazard. Off ko park light. Yan, park light on. Right signal tayo. Okay, so steady yung isang light. Pag naka-on yung park light, nag-blink si right signal. Pag nag-right signal, so left signal tayo. Okay, so same behavior sa right. So steady lang kasi naka-park light on. Then signal tayo na naka-off yung park light. Okay, so that's the right signal. Test natin yung left. Okay, that's the left signal. So pakita ko rin sa inyo yung sa light indicator, yung nilagyan natin ng dalawang diode, yung isang wire para mag-function siya pag mag-blink yung either sa dalawa. Kasi isa lang ang indicator ng signal sa MIO. Okay, dito yung sa front, yan yung indicator ng signal. So, dyan tayo sa line na yan, dalawang line yan, brown tsaka orange. Sa stock, sa each connection ng light is para sa tig-isang signal connection left and right, but since nag-FX mode tayo or kahit sa switchback ganun din, so para gumagana yan ng mabuti pag nag-signal ka either left or right is lagyan ng dalawang diode yung line ng left and right sa isang paa ng ng indicator. Tapos yung isang paa ng indicator is tap mo sa negative. So test natin, off yung park light. So right signal. Yun. Then left. And then hazard. Okay, so pag mag-park pala, iilaw ito. Kasi sabay lahat mag-ilaw eh. So, park. Yan. So, the problem is, hindi siya nag-blink. Hindi siya mag-blink pag mag-signal ka. So, tingnan niyo. Yan. Steady lang siya.
same din sa left. Naka-on ang park light yan. Naka-on ang park light. Okay, so, pero pag nag-hazard ka, nag-blink siya. So, sa behavior na yan, I think, I don't know kung may solution dyan, but it makes sense naman kasi naka-on nga naman yung dalawang lahat ng ilaw kasama yung signal light pag naka-on yung park light. Kahit i-switch mo tong left dito, pero steady pa rin yung isang signal, eh may papasok pa rin na ilaw or kuryente sa indicator light. So, parang ang logic niya is palagi siyang naka-on. Pero pag nag-hazard ka, yung dalawa kasi sabay nagbi-blink, kaya nagbi-blink din siya. So, para sa akin, okay lang. Acceptable naman. Ang importante is yung main function niya, especially yung signal left and right, is working. So, I think I'll keep this configuration ng park light na to, FX mode kung tawagin. And another successful project that we have. So for sa lahat na patuloy na nag-watch ng video ko, salamat. And kung bago ka pa lang sa channel, kindly subscribe for more interesting video. And then abang-abang na lang sa next na video natin. So far I was able to make a post every Wednesday and Sunday. Sana maging consistent. Anyway, marami pa namang projects para dito, at meron pa akong mga ibang content na nakalinya. So, just to give you an idea, may unboxing ako about a IP camera. Then, i-review ko rin yung mga na-assemble ko na mga bootleg na Gundam. Just a quick review without the build, because build ko na siya before. So I'm planning to just review the bootleg if about the quality and so on and so forth. So I guess that's the end of this content. Thank you so much for watching. Stay safe, ride safe, and most of all is God bless. Okay, goodbye.